servants, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Sa pong malusog na gabi sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga viewers, sa atin pong programang Usapang Kalusugan. Kumusta po kayo ngayon? Kami po ay umaasa na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Tayo po ay muling nagbabalik pagkatapos ng ilang mga linggo na hindi po tayo nagkaroon ng karapatan na magkaroon po ng program, sapagkat ang inyo pong lingkod ay meron pong mga mahalagang mga paglilingkod. Subalit purihin, salamat sa Panginoon na tayo po ngayong gabi sa kabila ng ating mga kapaguran, sa kabila ng ating kabalahan, ay tayo pong lahat ay narito muli upang atin pong tunghayan ang ating programang Usapang Kalusugan. Nais po nating tanggapin ang akin pong palagi ang kasama, si Sister Melody De Leon. Good evening po, Ate Melody. Bumati po kayo. Hello po. Good evening po sa ating mga minamahal na viewers. Na-miss namin tayo, Pastor. Ano po? Magamat yes, po. Ganun, kasi sobrang busy si Pastor sa paglilingkod. Kaya ngayon pong gabi ay patuloy po tayong magkakaroon ng Usapang Kalusugan. Kaya welcome po sa bawat isa sa inyo. Good evening po. Ayan, binabati po natin si Rose Cabuyao Flores, si Ate Saida A. De Leon, si M. Ganoria, ganon din si Brother Risty Sinata De La Cruz. Good evening po, si Jane Sibok. Aba, kapitbahay natin ito, Ate Melody. Opo. Atin din pong binabati ng good evening at welcome sa ating program, si Doktora Angeli Assis. Ayun po ay optometrist po diyan sa Real Quezon. Ayan, si M. Ganoria. Ayan, binabati tayo. Happy viewing po. Maging si Sister Nena Ismilio at ang ating nanay, Fanny Tuzon Raniola, diyan po sa Lukban. Nanay po ng Mamlita at ni Ate Noemi Padalian. Ayan, hopefully po ay inyong i-share ang ating link para po ito ay maabot ang iba pa nating mga kasama. Ayan. Ngayon pong gabi tayo ay mapalad sapagkat may kasama po tayong ating guest na siya pong magbabahagi ng ating pong napakahalagang topic, mga kapatid. At very excited na po ako na siya ay ipakilala sa atin at i-welcome. Atin mo nang tinatanggap si Ate si Ma'am Pearl de la Torre Paras. Kumbangwa, Ma'am Pearl, at itong aking kinakapatid si Karen Hernandez Madrigal. Okay, nice ko na pong tanggapin sa ating program Usapang Kalusugan. Wala pong iba. Isa sa ating masiglang pastor ng South Central Zone Conference, si Pastor Joel Makaraig. Pastor, good evening. Bumati ka sa ating mga viewers. Manigayang pagkakataon ang binigay sa atin at nawa ang gabing ito ay maging kaalaman upang tayo ay magkaroon ng mga kaparaanan. At maraming salamat, Pastor Juby, sa iyong paanyaya at nawa ito ay maging katulungan sa ating mga taga-subaybay. Yan, salamat po Pastor Joel sa iyong pagpaunlak ng ating paanyaya. At mamaya po, bago po siya tuluyang magbahagi sa atin, ay ipapakilala ko po siya para naman, bagaman po talagang I know, kilala na po sapagkat ang atin naman pong guest
ay talaga pong sa dami ding paglilingkod niya, face to face man yan o through online, ay talagang alam ko po. But informality dito sa ating program ay mamaya po ipapakilala po natin siya. Okay, bago po natin ibigay ang panahon, Pastor Joel, at maging sa ating musical offering, ay ating pakinggan muna ang pangungunahan tayo sa opening prayer ni Ate Melody De Leon. Okay po. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat na ang tahanan ay nasa mga langit. Maraming salamat po Panginoon sa oras na ito at muli kami po ay mag-broadcast ngayon usapang kalusugan. Nawa Panginoon ang lahat ng aming viewers ay makinabang at salamat din po sa aming guest na si Pastor Joel Makaraig. Nawa ang kanyang mga ibabahagi sa amin ay lalo magkaroon ng dagdag kaalaman at magamit namin sa pang-araw-araw naming buhay, lalo't higit ngayon sa panahon ng pandemic na ang lahat po ay nag-aalala at nag-iisip para hindi kami mahawahan ng viruses. At nawa Panginoon, kayo po ang aming dakilang shield at kayo po ang magpuprotekta sa amin. Kaya Panginoon, patuloy po kaming humihibig sa iyo na kayo po ang lagi naming kasama sa lahat ng aming buhay at inaasahan po namin ang bawat isa ay magkakaroon ng pakinabangan, kapapakinabang at magagamit nila sa kanilang mga kalusugan. Umaasa po kami, Panginoon, na kayo po ang kasama namin. Ito po ang aming hiling at dalangin, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, atin pong pakinggan ang isang awit po, buhat po kay Kim. Ayan, hindi ko pa na ipagpapatuloy ang kanyang pangalan. Anyway, atin pong sasagawa mamaya. Mayroon akong sasabihin sa'yo na ibig sana'y awitin ko. Ito'y tungkol sa buhay sa mundong ito, ang buhay na ipinigay ng Diyos para sa'yo. Sa kanya mayroong kapuluha ng iyong buhay, sa kanya may pag-asa na bibilang na tunay, sa kanya may kaligtasan ko. Sasabihin sa'yo na ibig sana'y awitin ko. Ito'y tungkol sa buhay sa mundong ito, ang buhay na ipinigay ng Diyos para sa'yo. Sa kanya bibilang na tunay, sa kanya may kaligtasan ko, ikay mananampalataya, sa kanya may pag-asa, sa kanya. Sa umaga't maghapon ika'y litong-lito sa mga pangyayaring naririnig mo. Minsan ay naitatanong mo sa sarili mo kung saan patungo ang buhay
kaniya. Hinuubos mo ang oras sa trabaho mo upang ika'y lalong umasenso. Kailangang madala mo sa mundong ito ang lahat ng pag-ibig at kayamanan mo. Sa kaniya mayroong kapuluhan ng iyong buhay, sa kaniya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa kaniya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya. Sa kaniya may pag-asa, sa kaniya, sa kaniya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa kaniya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa kaniya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya. Sa kaniya may pag-asa, sa kaniya may pag-asa, sa kaniya may pag-asa, sa kaniya. Sa pong karangalan, may pakilala po ang ating panauhin ngayong gabi. Si Pastor Joel Makaraig ay isa pong a very good friend of mine, sapagkat siya po ay kabatch ko nung kami po ay graduate sa Philippine Union College bilang pong mga theology student. At kami po ay parehong nag-apply sa South Central. At siya po ay mas kilala o mas we fun to call him Egan sapagkat siya po ay kaibigan. At hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy po ang magandang samahang ito. Siya po ay pinagluban ng napaka-supportive na asawa, si Ma'am Vida. At ganoon din po, binukuluban sila ng dalawang anak, si My Joy at si Yuel, ano? Mga grown-up na pastor ang iyong mga kids. At nakakatuwa po na nakikita natin sila patuloy na naglilingkod. Siya po ay pinagkalooban na ng mga tungkulin sa ating tangkapan. At ngayon po ay naglilingkod bilang district pastor ng Santa Rosa Industrial District. Yan po sa Santa Rosa, Laguna. At nakakatuwa po na sa kabila ng kanyang kabalahan, ang mga online program ay atin po sinusubaybayan, yung kanila pong family altar simula pa po last year at sa mga iba pang mga online ministries ni Pastor Joel. Siya po'y advocate ng pagdating po sa kalusugan, mga kapatid. Kaya ayaw ko na pong patagalin, bigay ko na po ang panahon sa inyo upang talakayin ni Pastor Joel ang napakaganda pong topic ngayong gabi, ang initial natural treatment on lung infection. Nais po natin ibigay ang panahon sa lingkod po ng ating Panginoon, Pastor Joel Makaraig. Pastor? Yes, magandang gabi muli sa bawat isa sa tagasubaybay ng palatuntunang ito. Igan ako'y merong pakikisuyo, makikisend mo nga sa akin ng link. Ito ba ay live? Live na po tayo sa Hope and Love at meron din po sa... Yes po, ating ipapasa sa iyo, Pastor. At para atin ding may share dun sa iba, sapagkat laging may mga tanong na kung papaano, papaano, at papaano. Nabanggit ni Pastor Jubin na ako ay sa Tagalog pa ay tagapagsulong ng kalusugan. So parang yun na yata yung simula na aking ministry.
kahit nung ako estudyante, kung natatandaan mo, Pastor Joby, bigla akong naging lecturer doon sa ating field school. Yes. Pare-pareho tayong estudyante, pero ako'y nagulat na ako'y kinuhan lecturer doon sa field school at napunta sa health department na wala namang credential sa health. At yung isa ko pang pagkakahalal ay akala nila ako'y merong public health. So para ho maitama yon ay akin na lamang pong itinama yung aking sarili. So ako ngayon po'y narito sa Santa Rosa Industrial sa baba lang po ng AUP upang kumuha ng public health. At ako po'y inyong ipanalangin na sana ay matapos ko na ito at maging malaking katulungan. So sa ngayon, ang nais kong dalhin sa inyo ay yung initial, ang unang pamamaraan kapag tayo ay merong lung infection o kung sino man ang kasama natin sa buhay. June 4, ako po ay nakaramdam ng sintomas. At ang sintomas na yon ay lagnat kaagad. Yun po yung mga 10:30 ng umaga. And then, noong ako po ay makaramdam noon, ay inisip ko, ano kaya ito? At yung pong nakahawa sa akin, ay syempre, mas una po siya ng isang linggo, ay dumadaing na ng mas matitinding mga sintomas. At sumunod sa lagnat ay body pain, muscle pain, joint pain, stomach pain, chest pain, headache. At kinalaunan ay nauwi po sa tinatawag na dry cough. At nung gabing yon, ang kauna-unahang ginawa nung araw na yon ay ilang mga bagay na nais kong ibahagi sa inyo. At ngunit ang pinakamahalaga noong gabi na yon ay nakipagbuno ako sa Panginoon na parang si Jacob, na ninais ko na maunawaan ang aking sarili sa harap ng Diyos. At ayon kay Ellen G. White, kapag ka may kasakitan, ang unang dapat na gawain ay ipagsisi ang nagawang kasalanan sapagkat ang katawan ay templo ng Diyos. So inisip ko ang mga bagay na aking kakulangan. Ang isa ay kulang ako sa exercise. Kulang pa yon sapagkat iisang buwan pa lang kaming nakakapaglaro ng aking anak sapagkat gumawa na kami ng basketball dito sa harap ng aming bahay. At hindi pa yon sapat. Pangalawa ay napupuyat. So inhingi ko ng tawad iyon. At kagaya ng ilang may mga kasakitan, nagsalimbayan sa kaisipan ang papaano kung ganito, maliliit pa yung mga anak. Hindi po pala maliliit, mga bata pang anak. Ang akin pong mga anak ay kasing tangkad ko na yung lalaki at yung pong babae ay matangkad na lang po yata ako ng 1 inch. So hindi na po sila maliliit, pero mga bata pang edad. At noong gabing yon, ang unang ibinigay sa akin ng Diyos ay kapanatagan. Ang una pong hihilingin sa Diyos ay kapanatagan. Dahil ngayon ay meron akong mga sinusubaybayan na mga pumapasok na po sa panic attack. Yung iba ay depression. At kahit pa po anong inuming gamot o kahit pa anong natural medicine ang gawain or mga pamamaraan, hanggat walang kapanatagan ng utak, ay hindi po magkakaroon ng mabuting kagalingan. Kung kaya, ang kinaumagahan, wala na po akong lagnat. Pero masakit ang aking ulo, masakit ang aking dibdib, masakit ang aking joint, masakit ang aking muscle. Pero, nagising ako noong umaga na yon, na-excited ako. At inisip ko, sana positive. Pagka ako ay tines, sana positive. Bakit? Bakit ako na-excite? May tatlong kadahilanan kung bakit ako nagnanais na maging positive. Una,
ay upang maipakita yung lubos na pagtitiwala sa Diyos na yung sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Pangalawa, lahat ng aking alam na nung ko pa iniisip ay magagawa ko na. At pangatlo, ay kaya itong gamutin sa bahay na walang gamot butika. So, araw-araw, ang aking po resolusyon ay gagamitin ko ang aking karanasan bilang kaluwalhatian ng Diyos. So, that was my resolution. At binago ko pati ang format ng aming family altar na tutok na sa health sapagkat yun ang aking commitment sa Diyos. Ang turuan at turuan ang mga tao tungkol sa kalusugan. Kaya kung babalikan nyo yung family altar, yung bantayog, ay inyong makikita na marami po doon lecture ay pangkalusugan. Sinasabi po ng DOH na ang lung infection na ito na umiiral ngayon, bunga ng pandemya, ay 98% na nagagamot. So 98% na nagagamot. Pero bakit tambak sa ospital? Sapagkat napapabayaan. At lahat yata ng ating sinubukan na pamaraan ay sinabi nila na walang scientific basis na yan ay nakagagamot. Hindi naman po talaga nakakagamot ng virus yung mga pamaraan dahil hindi naman po yung mga pamamaraan na yon ang magiging direktang kagamutan, kundi yun ang tumutulong sa ating immune system sapagkat wala naman pong antibiotic na nakamamatay ng virus, kundi ang pinapatay niya lang o sinusugpo ay bakterya. So tinutulungan niya lang yung ating immune system at yung ating immune system ang siyang lumalaban doon sa virus. Kahit po yung bakuna, hindi po yung bakuna lumalaban sa virus. Ang gawain lang po ng bakuna ay ipakilala kung sino ang virus sapagkat siya po hindi kilala ng ating katawan. So, para baga siyang pulis na pumasok sa ating katawan, may dala siyang picture at sabi niya doon sa ating mga immune cells, oh, ito yung bad guy. Pag pumasok ito, kilala niyo na. So, pagpasok ni bad guy, ni virus, so kilala na nung katawan natin. Pero ang question, ay paano kung bagsak sa immune system, sino lalaban? Wala rin. So ang pinakamabuti ho natin gawin ay magkaroon tayo ng pagpapatatag ng ating immune system. At sa puntos na ito ay lalo nating bigyang katatagan yung pong ating tinatawag na baga sapagkat yaon ang sinasalanta. At sa bahagi na to ay malaman natin kung paano ba patatagin ang ating baga. Una, ehersisyo. Magkaroon tayo ng pag-ehersisyo ng 20 hanggang 30 minuto sa sikat ng araw 3 times a week. So, since meron kaming basketball ng anak ko, so kaming dalawa nakapag-basketball, then, maging makagulay at prutas. Yun ang ating gawain. Ang karne ay maraming bakterya. At ang isa sa pinangingitlugan, gamitin ko nila yung pinangingitlugan kaysa mga technical term. At ang isang gustong pangitlugan ng virus ay bakterya. So kung marami tayong bakterya sa katawan, mas maraming tsansa na dumami kaagad ang virus. May tatlong stages bago pumunta sa pinakamalala. Una, replication. So upon infection, ang gagawin ni virus mag-replicate. At kung maraming virus, so marami siyang matatahanan. Then, ang sunod ay yung pag-atake na niya na tinatawag ng mga doktor na cytokine storm. Ito yung hindi na alam ng ating katawan kung alin ang titiranin. At ang natitira o nasasagupa ng ating katawan ay mismo yung ating katawan. And then, yung blood clotting, yung hindi na makahinga dahil
buo-buo na ang dugo sa baga. Doon na matindi, doon na nakakaroon ng intubation. So, ang puntusin ng ating pag-aaral, dito pa lang sa level na nagre-replicate pa lang siya, o sa unang infection pa lang, ay maagapan na kaagad natin. Kaysa pumunta doon sa umatake na siya, na mahirapan na tayong ampatin. Sa una pa lang, kasi tatandaan natin, 98% sabi ng DOH ay gumagaling. O hindi gumagaling, kundi mild to symptomatic. Yung pala tama, mild to symptomatic ay 98%. Pero pagka napabayaan, pupunta po sa malala. So yung pong ehersisyo, yung gulay, hanggat maaari, iwasan na po natin ang karne. Matagal na tayong kumakain ng karne, so iwasan na po yan. Sabi ni Ellen G. White, there will be a point of time where the people of God will shun meat. Darating ang panahon na ang bayan ng Diyos ay titigil na sa pagkain ng karne. So kailan pa yon? Sana ngayon na ang umpisa na malaman natin. Noong kung matatanda niyo po sa Amerika, ang unang mga biktima sa Amerika ay yung pong mga nasa meat processing. Then matulog po ng 7 hanggang 8 oras dahil mahalaga yung pagtulog na tayo ay magkaroon ng tinatawag na boosting o rescanning ng melatonin na lumalabas bandang 10 or 11 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Pag hindi ka nakatulog ko lang ang tulog mo, yung melatonin kasi siya nagre-repair, siya ang nagre-refresh. Kung sa computer pa, siya ang nagre-reboot, nagre-refresh ng computer. So kung kulang ang tulog natin, talaga pong babagsak ang sistema natin. So kailangan mahalaga iyon. Uminom ng tubig na isang baso, that is about 230 ml. Paano nyo sukatin? Sukatin ninyo ang inyong timbang, sa bawat 7 kilo, isang baso. So kung ikaw ay 49 kilos, divided by 7, so may 7 glasses of water ka. Yun po yung basic na kailangan. Malibang magtitibag ng bundok, maghihila na release ng tren, so kinakailangan mo ng mas maraming tubig na inumin. So kung ikaw ay 56 kilos, so 8 baso ng tubig. So divide po lagi sa 7. Then, yung mga health protocol, hugas, iwas, then distansya, mask. Ang dapat iwasan, ang kalaban po kasi ng baga ay matataba at mamantikang pagkain. Kaya sa mga mahihika, bawal po ang mamantika. Maalat na pagkain, matatamis sa pagkain at inumin. Yung paninigarilyo at pag-inom ng alak at yun nga pong pagpupuyat. So, kapag tayo may kasakitan, ay tayo ay dumalangin ng ganito, tungkol sa akin, itatawag ako sa Diyos at ililigtas ako ng Panginoon. At meron tayong dapat na gawain. Hindi po dumadating ang himala na tayo nakatihaya lang. Meron tayong aksyon na gagawain bilang pagkilala na iyon ay pinagpala ng Panginoon, mga kapatid. So unahin natin yung iwas at patatag laban sa lung infection. So ang mga impormasyon dito ay hindi pumapalit sa anumang pamaraang panggagamot ng mga professional na manggagamot. Ito ay mga kaalaman na buhat sa mga pananaliksik na itinala ang mga referensya para sa inyong ibang pag-aaral at kaalaman. Maaari nyo pong hingin sa akin ito at ibibigay ko po sa inyo. Doon sa mga nasa group chat ko, nakikita nyo po ito. Pero pinagtataka ko lang, halos po ulit-ulit ko itong ipinopost, pero bakit yung mga nasa group chat na yon ay panay pa rin nagtatanong. Ganun po kasi ang reaksyon ng tao. Kapag ka malayo ang putok ng bulkan, tayo na naririto, hindi po tayo apektado, so hindi tayo nag-aalala. Pero pagka ang putok ng bulkan ay sa kapitbahay lang natin, ay di tayo aligaga. Ibig ko sabihin, hindi tayo nagkakaroon ng planning na pagka ito ay nangyari sa akin, anong gagawin ko? Kaya po tayo natataranta ay mayroong mga kadahilanan. Una, hindi ko alam ang gagawin. Mas malaki yung pangyayari kaysa aking kakayanan. Pangatlo,
ay hindi ako nakapagsanay tungkol sa mangyayari. Kaya sa stress management, para hindi tayo may stress, may tatlong application. Yung po tinatawag na adjustment, adaptation, anticipation. So kagaya po ninyo yung pandemya ngayon, boryong na po ba kayo? Kayo po ba ay, ang isip ay sabihin nating barinuna? So magkaroon po tayo ng tinatawag na adjustment. Then unti-unti, pagka naka-adjust, pupunta tayo doon sa adaptation. Then hanggang kailan ba ito? Abay, matagal po ito. Alam niyo po ba ang sabi ng isang expert sa isang balita? Kahit lahat ay mabakunahan pa, hindi pa rin po mawawala ang COVID. Bakit kaya? Alam niyo, ayaw kong discussin yung technicalities ng COVID-19. Kaya ginagamit ko ay lang infection. Dahil ayaw ko kayong magdala ng mga tanong na magpapabakuna po ba o hindi. Wala pong magtatanong sa akin kung kayo magpapabakuna o hindi. At wala din po magtatanong sa akin mamaya ng anong bakuna ang mabuti o hindi. Dahil ako'y tiyak na hindi pa kayo handa sa aking maaaring isagot. Mas mabuting inyong pag-isipan muna kung ano ang mabuti at mas magaling. So, matagal po ito. So, i-adjust ko, mag-a-adapt ako, anticipate ko, mahaba pa ito. Pati trabaho ko maapektuhan. Umuwi na kaya ako ng probinsya at akin ang bongkalin yung lupa ng aking mamay. So, meron po tayong alam at hindi po tayo matatarantat. Lalong hindi tayo mabuburyo. So, puntan muna ho natin yung luyang dilaw. Ang akin hong ginamit na kaparaan na pinagpala ng Panginoon, kung tawagin ko po ay bulanglang cocktail or bulanglang recipe. Dahil ito po yung mga gulay lang. Una, luyang dilaw. Yung pong luyang dilaw ay yung po sa pag-aaral ay antiviral. At napakarami po niyang antay na yan. Huwag niyo na po intindihin yan. Yan po lahat ay panlaban. Ang sabi nga po doon sa amin, kasi ito po bahagi ng aming pag-aaral doon po sa tinatawag na functional food. 70% ng chemical ng luyang dilaw o turmeric ay merong pharmaceutical effect. Siya'y pang gamot at hindi siya panlasa lang. Hindi siya spicy, pang spice lang. So siya po'y pang gamot. At ito po yung aking exhibit ng aking presentation doon ay yung pong turmeric juice. At siya po'y napapasarap ang lasa. At hindi po siya masamang lasa. So mamaya tuturo ko po yun sa inyo. So, ang pinakamalaga dito, siya ay antiviral. Kung antibiotic ay hindi antiviral, kundi antibacterial, pero itong gamot na to, I mean, ito pong turmeric, ay merong claim siya na antiviral. At yan po ang reference. Then, ito pa po ang claim ng turmeric o ng curcumin, na kung tawagin ng iba, yung pong orange na kulay niya. Sa marami pong virus, siya po ay iniharap at kasama nga po yung SARS-CoV. So, sa marami pong virus, siya po ay napag-aralan na. Then, kung ito sa pag-aaral na to, hinaluan siya ng paminta. So, ganito po yung pag-aaral. Mga pasyente ay meron pong mild hanggang moderate at severe na simptomas at tumanggap sila ng curcumin at saka nung pong piperine o nung paminta treatment na nagpakita ng sa mas maagang panahon ng mga simptomas ng lagnat, ubo, pamaga ng lalamunan at kakapusan ng hininga. At ang pamamaraan ay ganito, binigyan sila ng 525 milligrams ng powder na curcumin at 2.5 milligrams ng paminta. At ito po yung binibigay sa kanila in a tablet form twice a day. Pero dahil wala po tayo nitong tablet at hindi po ito tinatableta sa Pilipinas,
So, pwede niyo pong laman, luyang dilaw, o kaya po ay powder. Mamaya po sasabihin ko sa inyo yung pinaka pamaraan. Ang conclusion nila ay ganito. At nandiyan po sa ilalim ang reference. Sa pagbibigay nila ng curcumin o ng luyang dilaw at nung paminta, yung po mga pamaraan na ito ay nagpababa sa kasakitan at kamatayan at nagpaaluwan sa sistema doon sa healthcare system kasi hindi na rigid yung kanilang pamaraan. Ganito na lang. At ang curcumin ay safe, natural, therapeutic to prevent post-COVID. Ito po yung third stage, thromboembolic events, yung pong namamagana dahil sa blood clotting. So yan po ang claim ng turmeric. Siyempre, hindi po siya aangkinin dahil walang mahabang clinical study o whatever. Ngunit, kagaya po na sinabi ko, sa una pa lang na magkaroon ka po ng sintomas, huwag ka pong magdi-deny. Huwag ka pong magdi-deny na sabi, ay, wala, hindi ako nahawa, hindi ako nagbiyahe. Walang dumalaw sa akin. Ang ating pong pinag-aaralan ay lung infection. At anuman lung infection, kahit pa po siya ay simpleng ubo sipon, nauwi po siya sa pneumonia. At yung pong pandemya ay severe acute respiratory syndrome na ito po'y mataas na uri ng pneumonia. Eh, doon din po yan pupunta. So, mas maganda, maagapan na po siya sa umpisa. Tanda ko, kulpultura ko, pag sa lecture namin, lagi ko sinasabi, pagka po ang sipon ay naging ubot, ang ubo ay naging dalawang linggo at hindi po naampat, ito po'y mauwi sa pneumonia. And that was 1988 to 1990. At noong panahon na yon, number one killer ng Pilipino ay pneumonia. Ngayon, sakit sa puso. Pangalawa ay cancer. Pangatlo ay diabetes. So, mas maganda na ating maalaman ito. Pangatlo pala ay upper respiratory o respiratory problem at ang pang-apat ay diabetes sa nakamamatay. Ang binabanggit ko pong pangatlo ay dun sa non-communicable diseases, mga hindi nakakahawan sakit pero nakamamatay. Pangatlo ang diabetes. Ito na po yung dosage. So, ang dosage ay 400 to 600 milligrams per day. Ito po ay ayon sa pag-aaral sa Surgical Neurology International. At ito na lang ang mas madali. Oh, yan na lang. Ito po ang aking ginawa. Wala po ako sin paminta. So, ito po kasi matagal ko na rin ginagawa. Kagabi nga, ginawa ko rin ito as my part of maintenance. So, ito po ang aking pamaraan sa panahon na ako ay may lung infection. So, ito po yung suggestion lang. Pwede nyo pong sundin o hindi. Isang pirasong luyang dilaw na kasinlaki ng hinlalaki. So, isa. Kung pwede naman ho magdalawa, dahil malayo naman tayong ma-overdose. Kasi po itong luyang dilaw ay may overdose. Pero malayo pong ma-overdose pagka isa o dalawa at kahit pa po tatlo araw-araw. Then, isang litro ng tubig, walang asukal o honey na ilalagay. Kung mga bata, pwede nyo pong lagyan ng konting honey or asukal na pula, pero wag pong tatamis. Then, yung pong bawang, meron po kasi akong isang lecture sa bawang na ipagpatawad ninyong hindi ko na isama dito dahil nawala. Kasi po itong computer ko ay nasira. At dun, yung pong isa kong account naman ng Facebook ay na-block. So hindi ko po siya ma-retrieve. Pero yung pong bawang, yung pong kanyang tinatawag na allicin, yung pong nalalasa o naamoy ninyo na parang sulfur, yung po ay kaaway ng virus. Kaaway po siya ng virus. Kaya, kung sabihin natin na gusto nyong mag-overreact, sipon at kaunting ubo pa lang, o sipon at lagnat, mas maganda po na
maanuhan o agad natin yon, maagapan. So, pwede nyo dikdikan ng tatlong bawang. Then, isama nyo po doon sa pagpapakulo at makapal na lutuan. Huwag pong aluminum, huwag pong kaserola, huwag ding arinola. Huwag po yung maninipis. Dapat po yung makakapal. Mas maganda kung meron kayo ng glassware. So, yung pong, pagka po powder, isa pong kutsarita. Pagka po laman, dalawa po o isa. Kung bata, so isa. And then, pakuluan nyo kasama po yung bawang. And then, pagka po napakuluan na, sa mahinang apoy, huwag po malakas na apoy, 3 minuto ninyong pakuluan sa mahinang apoy. Then, palamigin, huwag nyo na po isama yung bawang at saka yung laman ng luyang dilaw. Pagka po malamig na, pigaan nyo na po ng kalamansi, yung isang baso. Then, inumin po yun. So, 1 litro yan, 4 na baso po yan. Inumin nyo po sa loob ng 4 hanggang 6 na oras. Mas maganda kung mainom na agad sa kada isang oras o 4 na oras lang. Siya po ay panlaban din sa lagnat. Kung inyo pong natandaan doon sa una na screen. Then, akin ho ipinapayo na mas mabuti na konsultahin na inyong doktor sa paggamit ng luyang dilaw o turmeric. May maganda siyang maipapayo. Ganon din kung ang mga simptomas ay nagpapatuloy. Kung meron po kayong tanong dyan, ay mamaya po siguro. Pupunta po tayo sa pangalawang bahagi ng bulanglang, ang kamatis. So may bawang na tayo. Hindi nga lang luyang puti ang ating ginamit, luyang dilaw. So merong kamatis ang ating bulanglang. So ganito po ang mga simptomas kapag ka po merong infection sa baga. Ubo na gumagawa ng makapal na plema, pero sa COVID po ay dry cough. Paninikip na masakit sa dibdib, lagnat. Yung po lagnat, kalimitan po ay hapon pagka po merong lung infection. Kahit po mga bata, yung po mga baby, yung tinatawag na pneumonitis. Sumasakit ang katawan, sipon, maigsing paghinga, pagkapagod at may pagtunog na paghinga kung meron pong hika. So, yan po yung mga magagawa at kayo magugulat sa kung ano ang nakita nila sa kamatis. Pagka binuksan ninyo ang internet at itinip nyo kay Mr. Google, ang tomatoes and lung, then lagyan nyo ng NIH or National Institute of Health, ay lalabas po ang mga ganyan na mga research na may pinabanggit sila na ang kamatis ay may mabuting kagalingan sa lung infection. So ang kamatis ay ang pinakamayamang mapapagkunan ng lycopene na nakaugnay sa kalusugan ng baga. Ang pagkain ng mga kamatis ay maaaring mapabuti ang pamamaga o mapahina ang pamamaga ng daanan ng hangin kung mayroong hika at maaaring mapababa ang pagkakataong mamatay kung mayroong mga kasakitang nakapaloob sa tinatawag na COPD o chronic obstructive pulmonary disease. Yan po'y mga sakit na nasa baga natin. Yan po ang reference. Then, ito po ang kanilang natuklasan, ang kamatis para sa kasakitan sa baga. Ayon sa isang pag-aral na inilathala sa European Respiratory Journal, ang mga may sapat na gulang na kumakain ng higit sa 2 mga kamatis sa isang araw ay napapabagal sa antas ng natural na pagbagsak ng paggana ng baga. So, yung paggana ng baga ay napipigilan na humina kung kumakain ng 2 kamatis sa araw-araw. At yan po yung aking ginawa, no? Ako po yung may lung infection. Ang lycopene, isang pangunahing pagkaing sangkap na matatagpo ang higit sa lahat ng mga kamatis, ay tumutulong na mabawasan ang pamamaga ng daanan ng hangin. Yan po kasi ang problema pagka, lalo na po yung lung infection. Ang medical condition po kasi ay isa sa 3 pangunahing pinanggagalingan ng stress or 3 main stressors. Ay yung pong financial, relational, yung pakikipag-ugnay natin sa ating kapwa, mahal sa buhay, kasama sa bahay. Then, yung pong medical condition. Since nga po tayo ay sabihin na natin na binusog na sa katakutan ng pandemya na to, kaya pagka tinamaan tayo, kung ano nang naisip natin. At dahil doon,
magpuproduce tayo ng maraming acid. Lalo na tayo magiging acidic. At pag tayo naging acidic, ay lalo tayo magkakasakit. Kaya nga po, pagka ang tao ay may sakit, 60% ng katawan niya ay halos acid. At kung malubha ang sakit, ay 80% ng katawan niya ay acidic na. So, kailangan natin mabalansin natin yon. At ang garlic ay antacid. So, mabalik natin yon. Kasi pagka ho naging acidic tayo, mas lalo tayo mahirap pang huminga. Lolobo yung tiyan natin, ang sabi sa Batangas ay asbag o kabag o may hangin na parang langkang hinog pagka pinitik, masisiksik po yung ating baga sa taas. So, mas hirap po tayong huminga noon. Kaya pagka busog, hindi tayo makahinga kasi po nasisiksik ng tiyan yung baga natin pataas. Ay pagka may acidity po, ay meron pa naakyat na acid na hindi makatuloy maganda sanang maisuka pero hindi maituloy maisuka na dito lang, kaya ang sikip sa dibdib. So, lalo tayong mahihirapan. Pag hindi natin na-manage, sabihin natin, Diyos, ayon sa pag-aaral, mas mataas ang immunity ng natural infection kaysa injection. So, meron kang, baka nasain na lang ng iba ay ma-infect kaysa magpa-inject. Kasi ano na lang ngayon? Napansin niyo po ba yung pag-aaral? Ang vaccine ngayon ay kumahina, ang efficacy ay 6 months lang. At kung malakas ay 8 months lang. Kaya sa Israel, ay third shot na sila. At yan nga nalagay ko naalala mga Batangay. Sabi ng mga Batangay niyo, ano gayon? Hindi pa nakakapagtigigisay, nagtigagatlo na yung iba. At tayo pa buhay, matatapos pa dito. Kada 6 months or 8 months ay magpapa-inject na naman. So, mas maganda pong alamin natin kung ano po yung mas mabuti at mas magaling. So, kapag kumakain tayo ng kamatis, naiwasan natin yung paninikip ng ating daanan ng hangin na nagpapabawas sa mga pagkakataon maging sanhi ng hika at iba pang problema sa paghinga. Ang mga katangian na ang antioxidant ng lycopene ay maaaring makatulong na panatilihing balanse ang mga antas ng selula. Pinoprotektahan ng katawan laban sa makaramdaman sa paghinga at iba pang kondisyon sa kalusugan. Ang beta-carotene sa mga kamatis ay kilala upang mabawasan ang pagkawala ng paggana ng baga. Ibig sabihin po yung paggana ng baga ay hindi mawawala o hindi mababawasan kung kumakain tayo ng kamatis na may beta-carotene. Bukod dito, ipinababagal nito ang pagtanda ng baga. So, gusto mo manatiling bata? Kumain ng kamatis para maiwasan ang pagtanda ng baga. Ayon sa isang pag-aaral ng Hunter Medical Research Institute, hindi pababa sa 2 baso ng tomato juice sa isang araw ang maaaring nagpakita ng pagpabuti laban sa pamaga ng daanan ng hangin. So, 2 baso. So, ito po yung ginawa ko nung ako po ay merong lung infection. At again, ito po yung suggestion lamang. 2 kamatis o katamtaman laki ng kamatis na hinog. Then, 3 kalamansi. So, mapapansin nyo po, kahit doon sa turmeric ay may pigang kalamansi, dito may kalamansi. Bakit kaya? Sa isa pong discussion namin sa classroom, ang aking pong kaeskwela na doktor ay nag-share ng kanyang information na ang kalamansi ay mabuti na carrier o precursor o tagapagdala o siyang kasama sa iniinom natin dahil nadadala niya ang mga chemical na iniinom natin sa kaduluduluhang bahagi ng maliliit nating himaymay o ng mga nerves. Kaya nga po yung kamatis ay maganda pong pang-cleansing ng kidney. So, inom lang po kayo ng lemon juice, mapansin nyo, biglang linaw. Pero pagka uminom kayo ng turmeric, biglang dilaw, sunod, malinaw. Kasi po ang turmeric din po ay nagdi-detox ng kidney. So, pipigaan ng kalamansi bago inunim. Kung wala kayong blender, let's say walang blender, kasi kung meron, ibe-blend nyo lang po yan. Kung walang blender, inyo na lang pong gagayatin ng pino.
at kakainin niyo po siyang parang prutas. Then, magbigyan na lang kayo ng kalamansi sa isang o tatlo hanggang apat na kalamansi sa isang kalahating litro ng tubig o kalahating baso ng tubig, I should say. And then, saka niyo po inumin para meron din kayong kalamansi. So, kung bata po, ito po yung bakuna sa bata, sapagkat kahit pa dun sa ako ay missionary sa mga mangyan, ito po yung binibigay ko. Kamatis. Kinakatas po yung kamatis, mga sanggol man, basta po nakakainom na. Wala po namang masama dyan sa kamatis. So, kinakatas po yung kamatis. Ang tanong ay, alisin ba ang buto? So, wala pong problema naman sa buto. Hindi po naman yan ang nagiging dahilan ng ating appendicitis. Ang appendicitis po ay dumi. At malimit pong dinatamaan ng mga ng may appendicitis ay yung pong sabihin nating palakain ng mga pagkaing halos walang fiber. At ano ito? Tinapay, processed food, karne. Kasi po yung kanilang dumi, hindi po lumalabas ng normal. So kinakailangan pa ng isang panibagong dumi at sila po yung magsisiksikan. Sa pagsisiksikan yun, doon sa tapat ng appendix, may mahuhulog doon, may infeksyon, papaga. So, iwas po tayo sa mga kakaunti ang fiber. Hanggat mare, kumain na kumain ng talbos para po walis sa ating tiyan. So, ganon po yung pamamaraan. Katasin kung yan po ay batang hindi pa makainom ng diretsyo. At kung kaya naman, ay ganyan po ang katulad ng nasa larawan. Blended kamatis with calamansi. May nagtanong sa akin kagabi, pwede po ba yung tomato sauce? Sabi ko po yung hindi. Mas maganda po yung fresh. Sapagkat yan po yung meron pang vitamin C. Pagka po na-process na, wala na pong vitamin C. Kaya makikita nyo sa label, added with vitamin C, dinagdagan na lang. Kasi po ang vitamin C ay nalulusaw sa init. So, bago nyo gamitin ang kamatis, mas mabuting kayo ay kumonsulta sa inyong doktor at kung hindi po nagbabago, ay kumonsulta pa rin po sa doktor. Then, steam bath. Ito po ay kasama doon sa isa kong lecture na nawala. Sayang at nawala ito sa akin. Pero narito po ang reference. Pwede nyo pong picturean. Title na lang po ang inyong hanapin sa Google. At makikita nyo po yung research na ito. So, marami sa inyo ay Adventist, marami sa inyo nakakaalam kung ano ang steam bath. Alam ang spelling ng steam bath, pero hindi alam gawin na practical. Kasi pagka si Kulpultor ay magde-demo, hindi tayo na-attend. Alam natin yan. Pati nga po yung paggawa ng mga vegetarian diet, alam natin yan. Alam natin ang spelling ng vegetarian, pero hindi tayo vegetarian. So, yung steam bath, nakita po nila sa pag-aaral na pagka po tumataas hanggang 43 degrees Celsius ang init natin sa katawan, tumataas po yung ating defense cell at namamatay po ang virus na nasa cell. Ginawa ko po ito every other day. Itong steam bath. So, ang steam bath, ito po yung maglalagay tayo ng... So, kuha tayo ng upuan na katulad nito. Then, meron tayong blanket. O kung gusto nyo, order na lang po kayo sa online. Yung steam bath. Basta itype nyo lang po steam bath. May makita kayo doon parang bilog na ulo lang ang nakalabas. Maganda po meron yan. Pero hindi ko po ina-advertise na para bagang ako ay shareholder doon. Pero kung wala, ay kumot na hanggang sahig. Then, sa ilalim na inyong upuan, ay meron po kayo doon na heater na meron tubig, pakukuluan nyo yun, at kukulo siya, buksan nyo po yung takip ng heater, o kaya yung pong water heater mismo, ilalagay nyo po sa timban na plastic, wag pong lata, at baka po kayo mag-ground. So, then, uusok po yun. Pagka kaya nyo matiis, sige lang. Then, para po sabay ang steam inhalation, hayaan nyo dito bukas sa tapat na to yung kumot para nai-steam nyo rin. Then, meron pong towel na nakaikot sa liig, basang towel.
at yung kumot hanggang leeg, 20 minutes. 20 minutes. Ang biyaya po nun, pagka po uminit ang ating katawan, ay tataas po ang ating defense cell. Pag lumampas pa kayo ng 30 minutes, mawala po uli yun. At kahit yun sa mga lalaki, nalulusaw. Yung pong tinatawag na sperm cell. So, tamang init lang. Ngayon, kung yan po, kinokopya natin yung lagnat, marami po ang takot sa lagnat. Huwag niyo pong katakutan yung lagnat. Kaya nga po tayo nag-i-steam bath ay para kopyahin yung lagnat. Kasi pagka po umiinit ang katawan natin, tumataas ang ating defense cell. At kung may virus o merong mga tinatawag nating free radicals o mga dahilan ng kasakitan, inilalabas po yung spongita ng pawis natin. So, ang ipinapayo ko po, ganun ba, anak nyo nilalagnat at alam nyong nataunan nyo kung kailan siya nilagnat, hayaan nyo siya lagnatin ng 20 minutes. Huwag nyo lang patatarakin ang mata. So, nakahanda na yung bimpo. Pag nakita nyo nasoksok na yung mata, huwag nyo nung paabutin doon. So, hayaan nyo siyang lagnatin ng 20 minutes. Huwag agad iinom ng kung anong generic na pang kamutbutika para ampatin yung lagnat. Kasi inampat nyo yung natural mechanism ng pagtaas ng defense cell. Hayaan nyo siya na 20 minutes. Then, after 20 minutes, saka nyo applyan ng malamig na bimpo para bumaba na po yung kanyang temperatura. Yun po yung natural na inilagay ng Diyos sa ating katawan. At maalaman din natin na merong kasakitan dahil lumalaban yung ating infection. Kaya nung maalaman ko yun, na ako ay, naalala ko na ako ay una agad ay lagnat, at ang akin po kasi sunod, ang akin po kasi lagnat noon ay sa unang araw lang. Yung po mga sunod ay parang lalagnatin lang, pero hindi po tumutuloy dahil nga po ako ay kumakain ng kamatis tuwing hapon. So, steam bath, 20 minutes. At nakita po sa pag-aral na to, 10 po itong pasyente nito, 7 ay nurse, 3 ay doktor. Sa pang-13 at pang-14 na araw, wala na po silang virus. Hanapin niyo po yung title niyan at kayo na po mismo ang tumuklas na kanilang nakita. At ang kanilang rekomendasyon, gawin nito sa mas malaki pang audience. And then, punta tayo sa iba pa. Hindi ko po isinama dito yung malunggay. Dahil tayo po ay kulang ng lakas sa panahon ng kasakitan, magmalunggay po tayo. Mas mabuti po tayo ay merong malunggay. Paano malunggay? 7 hanggang 8 o 9 na palapa kung maliliit. Kung malalaki ay 5. Huwag nyo na pong hihimayin. Inyo lang pong huhugasan. Pagkatapos ay iwawaligwig. Dahil para tumalsik ang mga insekto o ano paman. And then, kumuha po kayo ng 1 litro sa makapal uling lutuan. Ilubog nyo po doon. Hayaan nyo pong makuluan siya ng 3 minuto. Ilulubog nyo lang po talaga yung malunggay. Hindi po siya mapait. Bakit? Kasi hindi nyo hinimay. Yun po ang sekreto nun. Pag hindi nyo hinimay, hindi siya mapait. Pero pag hinimay ninyo at na-overcook yung ating bulang lang ng malunggay, di po ba ang pait? Pero ito, hindi. Kahit pa po siya yung ma-overcook, hindi po siya napait. So, 3 minuto na kumukulo. Hindi po yung 3 minuto, pagkasalang ay orasan nyo na. 3 minutong nakulo. Then, ilubog nyo kasi lulutang po yung dahon. So, ilubog nyo. Walang takip. Then, palamigin. Then, pagkakaya ng inumin, kada 1 baso, pigan uli ng 3 hanggang 5 kalamansi, inumin. Yun po ay mabuting na pangpalakas at panghydration sa ating katawan. Then, ubusin po yun, malunggay na yun, 4 na baso lang naman po yung 1 litro, o 5 kung malitain yung baso, ubusin nyo po yun sa loob ng hanggang 4 na oras. At makakadama po kayo ng konting lakas. Akin po rekomendasyon, sa bandang hapon nyo yun gawain, sapagkat ang malunggay ay pampatulog din. So, hindi kayo makatulog, magmalunggay.
Then, may isa pa pong timpla ng malunggay. Isa pa kayo ng malunggay, himayin. Kung may blender, i-blender yung malunggay kasama ng isa o dalawang pirasong saging na hinog sa kalahating basong tubig, blender. Then, pagka siya ay malapit ng alisin doon o hanguin sa pagkaka-blender, lagyan niyo uli ng kalahating basong tubig, so isang basong tubig na yon. Then, isalin na sa baso, inumin. Kung matapang pa rin ang lasa ng malunggay, dagdagan ng saging, huwag dagdagan ng tubig. At yun no ang pwede nating gawain. Then, kung walang blender, dikdikin po si malunggay. Isang palapa, dikdikin po yung malunggay si Almeres. Then, pagka nadikdik na at paste na siya, saka po ibabad sa kalahating basong tubig o sa isang basong tubig ng mga 20 minutes. Then, susuka po siya ng susuka doon. Misan-misan haluin nyo. Then, salain ninyo, lagay nyo, ilipat nyo sa isang baso, pigaan nyo po uli ng kalamansi. Kung matapang pa rin malunggay, kalamansi po uli ang dagdag. At saka po inumin. Ngayon, nakakatakot daw uminom ng blended malunggay o sariwang malunggay. Ang taas po kasi ng vitamin C niya tsaka ng iba pang minerals. Natatakot yung iba kasi po parang mayroong pumipitik sa kanilang batok na sa kanilang utak na parang nabuka. Kasi po ang malunggay ay vasodilator o pampabuka po siya. Sasagutin ko lang po ito at kanina pa po ito. Pastor, ako lang ay may online lecture ngayon. Mamaya kita sasagutin. Oo. Okay. So, yun po yung pamaraan ng malunggay. So, dalawa po ang timpla na pwede niyong gawain. Ngayon, kung may lagnat, yun po ang kauna-una kong ginawa, may lagnat, naglaga po ako ng dinikdik na bawang. Mga 5 butil na bawang, nagpalaga ako sa aking may bahay ng 5 butil na bawang. Then, dinikdik po yon sa isang baso at kalahati. Tapos, nilawakan ko po ng siling haba, yung pong kulay green. Yung kaya kong kaya yung anghang niya. Then, habang mainit siya, pinigaan po uli ng kalamansi. Then, akin pong ininom. Pagka po may kalamansi na, para na lang po siyang sinigang. Kasi may bawang, may siling haba, then may asim. So, para lang po siyang sinigang. Then, inumin nyo yun. Ito po ay lalong magpapapawis sa inyo at nakakaampat po siya ng lagnat. So, yun po yung aking mga ginawa. Ngayon, dalawa po ang pinupundahan ng virus sa baga at saka sa tiyan. So, paano yung ginawa ko doon sa tiyan? Alam niyo po ba yung maliit na bote ng kanilang pinaka catchphrase ay okay ka ba tiyan? Yung po'y probiotics. So, dahil po ang medisina ay deduction, ang reasoning, yung isipin mo kung bakit, sabi ko, ang kalaban din lang ng virus ay yung mga good bacteria. So, damihan ko ang good bacteria sa aking katawan. So, minum po ako nung maliit na yon na okay ka ba tiyan? Probiotics. At inanong ko po siya at pinagpala rin ng Diyos. Hindi na po sumakit yung aking tiyan. At nung aking i-research, ay may research nga pala. Di ba, nabalita, bakit ang kimchi ay gamot sa lung infection? Hindi po yung anghang ang gamot, kundi yung pong lactic acid na nabubuo kapag ka pineferment si kimchi. At ganun din po kasi yung si okay ka ba dyan, yung maliit na bote. So, yun po yung mga kaparaanan. Then, kung kayo merong herbal tea, wellness product, pwede nyo pong isabay na take. Then, ito pa po yung iba, vitamin D, para po sa ating defense cell. Inom po tayo ng vitamin D.
Kung walang vitamin D, magpainit sa araw. Yung pong araw ay between 9 and 10. Yung pong medyo masikat na talaga. At least 20 to 25 minutes. Then, yung pong vitamin C, tsaka yung pong may zinc. Meron pong, yung pong bilhin ninyo na vitamin C, yung pong non-acidic, yung sodium ascorbate with zinc. Tinitake lang po yun araw-araw. Then, nakakatulong po siya para lalong ma-boost yung ating immune system. So, ganito po yung sinasabi sa atin ni Ellen G. White, yung pure air, sunlight, yung pagpipigil, yung pagpapahinga, pagtulog, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power, sila po yung tunay na panlunas. At ang bawat tao ay meron pong kaparaanan para ito po ay ma-apply. At mas maganda na pag-aralan natin yung mga prinsipyo nito para sa pagkagamutan. So wag po nating sayangin ito, mga kapatid. Ito po yung mensahe sa nalabing iglesia sa huling panahon na alam ng Diyos na masyado mapanghamon ang ating huling panahon. Ito po ay walang side effect. At ito po ay formula ng Diyos. So, hindi naman natin kukuhanin lang to kapag may sakit na tayo. Ginagawa na natin to. At ano ang nakita sa pag-aaral? 73% ng mga palakain ng gulay. Ang sabi dito, napapababa ang severity, yung kalubhaan ng infeksyon sa baga ay napapababa hanggang 73%. Malubahan na po yun, kayang pababayin hanggang 73%. Bakit? Walang unfriendly bacteria sa katawan. Plus, walang fats na puhunan ng infeksyon. Gaano ang inaangking pinakamabisa ng pinakamahusay na bakuna? Eh ito, 73%. At hindi lang lung infection ang magagamot dito. Pati po yung sakit sa puso. Pati po yung stroke. Pati po yung cancer. Pati po yung diabetes. Na ito po ay pumatay ng 41 million noong 2016. Ito pong apat na kasakitan ito. So, pagka ang sinundan natin ay formula ng Diyos, ay mangyayari sa atin na ang kasakitan ng Ehipto ay hindi tatama sa atin. So, diyan po tayo sa pinakamagaling. Exercise, ito po ay mula sa Harvard Health Publishing. Ano ang sabi nila? Ito po yung resulta. Science shows that being physically active helps us feel better and prevent or slow many diseases, including heart disease, cancer, dementia, o pagkalimot. Kaya po kung ayaw ninyo na maging ulyanin, mag-exercise po lagi. It even helps us live longer. For this reason, the U.S. Physical Activity Guidelines and the American Heart Association recommended at least 150 minutes of moderate physical activity weekly. Now, a study in the British Journal of Sports Medicine suggests that routine activity may help protect people who get COVID-19 from becoming seriously ill. Exercise. Dalawa pa lang yan sa walong binanggit ni Ellen G. White. Pero yan po talaga mahalaga, yung diet at exercise. And of course, the use of water at yung pagpapaaraw. Pure air. Mapalad kayo na nasa mga kabukiran. Magandahin yung hangin. So, bakit ka manlulumo o kaluluwa ko? Kailan nga tayo nalulumo? Pag di natin alam, wala tayong impormasyon, mas malaki ang sitwasyon kaysa ating kaya, nalulumo tayo. At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya na siyang kagalingan na aking mukha at aking Diyos. May ibinigay na napamaraan ng Diyos sa atin. Para hindi tayo nalulumo sa panahon na tayo may kasakitan. Ang mahirap nga lang, mga kapatid, ipagpatawad din nyo.
1863 pa ito ibinigay sa atin. Pero ang bagal natin tumanggap. Mabagal po tayong tumanggap. Kaya hindi tayo na iiba sa kapitbahay natin. Ang kasakitan ni kapitbahay, kasakitan din natin. Kasi mali tayo sa ating paniniwala. Ang sabi nung iba, hindi man makapagligtas yan. Talaga naman, hindi makapagligtas yan. Katulad yun ng ikapuat ng Sabat, hindi makapagligtas. Pero yan po ang gawain ng mga taong iniligtas ni Kristo. At nag-aangking iniligtas ang gawin ng kalooban ng Diyos. At yan po isang malaking hamon sa atin. Ano ang reaksyon at pakikita natin sa mga tao sa ngayon na mayroong pandemya? Katulad din ba tayo nila? O iba nga ating pamaraan, sabi nilang, aba, kadali niyang inyo, kahusay, at mura. So, maluluwalhati nila ang Diyos. At hindi rin sila matataranta at kung ano-ano. Ulitin ko ang title po ng presentation na ito, Initial Natural Remedy on Lung Infection. Sa una pa lang, o kahit hindi pa, kasi nga po preventive tayo. Para maiwasan natin yung kalubaan. Ngayon pa lang, nag-exercise tayo, tama ang pagkain natin, tama ang tulog natin, sakto ang tubig natin, nagpapaaraw tayo, lumalanghap tayo ng malinis na hangin. At syempre, hindi na-question nyo ang pagtitiwala sa Diyos. At ang science ay nagpapakita na yun ang magaling, yun ang mahusay. Ano pa ang ating pagdududa? So, Pastor Juby, sa pagkakataong ito ay maaari na tayong tumanggap ng kung ilang may mga katanungan. Yes po, maraming salamat Pastor Joel sa na very informative na pagtalakay mo sa ating topic ngayon. Gusto lang nating magkaroon ng konting reflection. Nahihirapan si Ate Melody. Okay, so dako po tayo sa mga katanungan. May mga tanong po, Pastor. Dito po, palagay ko tayo ay trending ngayon sapagkat parang first time po dito sa usapang kalusugan umabot tayo ng 60 plus na mga live viewers. Ngayon po 55 tayo. Okay, ito po ang una mula po kay Ma'am Feli Cordero. Pastor, pwede ba kung iyong padalhan ng kopya ng iyong nile-lecture about infection of the lungs? Si Ma'am Feli po ay nasa aking chat group. Tatlo pong chat group na siya naroon. Paki-backread nyo lang, ma'am. Lahat yan ay nakapost doon sa ating chat group. Pero padadala ko kayo. Alang-alang kayo at kay aking guru. Ayan. Salamat po, Pastor. Ate Melody, kayo ba ay meron ka bang reflection sa lecture na napakinggan natin ngayon mula kay Pastor Joel? Opo, napakaganda, Pastor, talaga. Katulad nga po yung new start na lagi ko pong ina-advocate ko din po, napakaganda po. Tsaka yan pong mga simple pero yung ay nakakatulong po, yung malunggay, yung kamatis, opo, napakaganda po. Kaya salamat po, Pastor, lalo pong nadagdagan ulit. Pero alam ko na po yan, pero lalo pong nadagdagan. Kaya hindi po ako mapagsasabihan muli na yun po ay talagang napakagaling. Bawang, malunggay, kamatis, lahat po yung sinabi niya. Turmeric, opo. Actually po, si Pastor, Dr. Valdivino, pag nag-reseta po siya, lagi po siyang may calamansi at saka turmeric. Kaya salamat po, Pastor. Napakaganda okay. Po. Malaki po makipakinabang. Salamat po, salamat Ate Melody sa iyong refleksyon na yan. At yung mga binanggit po ni Pastor Joel na mga pwedeng i-prevent sa mga issue po sa ating lungs, ano po, ay talagang nasa ating kusina lamang po yan, nasa ating bahay.
At sa katunayan, yung pong turmeric ay iniinom po namin ngayon. Lagi pong naglalaga si Carol. Ay talagang napaganda. At yung kamatis nga, yung bawang nariyan po. Si Ate Fede Mesa dyan sa Macau, sabi niya, good evening po, okay lang po ba lemon ang ipiga sa kamatis? Thanks, Pastor. Ayan, okay. Okay daw po. So, kung wala po kayong kalamansi, ay pwede po ang tawag nito, ang lemon. Okay. Si Ate Noemi Padalian, sabi, Pastor Joel, okay lang po ba ang malunggay capsule? Okay po ang malunggay capsule. Kasi po pagka po powder, high potency na po kasi siya. Kahit po siya maliit. Pero kung kayo po nagpa-powder kasi ng malunggay, yung akala nyo daming-daming malunggay, pag na-powder ninyo, ay hindi pa sumapin sa inyong lalagyan. So, siya po ay nagiging 3 times to 5 times ang potency pagka po powder. Sikapin nyo lang ay kung paano yung proseso ng powder na ginawa. Ito ba ay backyard? O tama ba ang pagkakabilad? O ang kulay niya ba ay maintain na green? Kung gusto nyo po mag-powder ng malunggay, ganito po yung pamaraan. Kayo may rep, kayo may preset. Ilagay niyo po yung, hugasan niyo yung malunggay, yung palapa ng malunggay. Then, lagay niyo po sa fishnet. Then, lagay niyo po sa loob ng rep. Sa loob po ng 3 araw, yan po ay tuyo. Yan po tinatawag na frozen dry. So, tuyo po siya. Then, hindi po naman siya yung mayasam. Isangag niyo lang po ng masamahinang apoy hanggang siya po ay maging malutong o mayasam. Then, saka nyo i-blender. Meron na po kayong powder na malunggay. Lagay nyo lang po sa rep para hindi po siya makontaminate. Lagay nyo sa isang lalagyan. Okay. Salamat po. Kaya po si Aurora Hapon, sabi niya, salamat po sa infos. Ganon din po si Lucy Hirang. Thanks for info. Okay, may tanong po si Miriam Umali. Pastor, good PM po. Ano po ang gamot sa infection sa ihi? Mr. Joel? Kanina po, tinalakay ko yan sa family altar. Kung okay lang, Pastor Joby, i-plug ko rin yung akin. Hindi naman tayo magkasama sa oras. 6:37 6:37 hanggang alas 7. Dahil nga po sa commitment ko sa Panginoon, tatalakay po ako ng maraming mga tinatawag na nutraceutical, yung po tinatawag na functional food, mga pagkain natin na nakagagaling. So, pwede pong puntahan ninyo yung account na Bantayog Cruz. Ngayon po, nandun ako sa Bantayog Cruz. Puntahan nyo yun, may makikita kayo doon. Pero doon sa tanong, yung pong, kung kaya nyo ito, yung nga pong, ito po yung tatlo na pwede nyo pagpilian. Lemon juice, isa. Sambong na nilaga, pangalawa. At ang pangatlo, yung pong kinatas na ampalaya. Yung pong ampalaya, katasin po ninyo. Then, makakuha kayo doon ng juice. Lawakan nyo po ng konting tubig. And then, kalamansi uli para mainom ninyo. Then, maganda po siya sa may infection sa ihi. So, alin man po dun sa tatlo na yon ang inyong gustong gawain. Salamat po. Si Ma'am Iris Ruby, Quixon Hernandez Ramilo. Praise God po, Pastor, sa napakandang topic. Sobrang blessed po kami o kaming lahat na viewers. Salamat, Ma'am Iris. At si Jerly Umayana, magandang gabi po. At si Ma'am Miriam uli, sabi niya, thank you so much po, Pastor, sa magandang dagdag kaalaman. Malaking tulong po iyon. Si Doktora Angeli Assis, dyan sa Riyal, sabi, salamat po sa napakalinaw na lecture. Dami ko po natutunan. Salamat po, Pastor Joel. Ito po si Ma'am Peli Cordero, thank you po, Pastor. Maganda po ang inyong lecture. I learned so many things. Nanonood sa atin si Sister Morena Rafael dyan sa San Teodoro.
sa Oriental Mindoro. Aba, good evening po. Shout out dyan sa inyo. Ganun din si Ma'am Daisy Villaverde. Thank you po sa magandang messages, Pastor Joel. Maging si Ate Adelaida Malibiran. Oh, sa Australia ngayon. Kamusta na? Nasaan siya? Nasa Australia, Pastor. Ah, okay. Hindi pa nakaka-uwi ng Sabang. Magandang gabi po, Ate Aida. Ayan, si Ate Adel pala, Adel. Maraming salamat po, Pastor Makaraig, sa napakaliwanag na tinalakay ninyo. Sa gabing ito, marami kaming natutunan. Ayan, salamat po. At si Ma'am Pearl de la Torre Paras, masugid natin taga-subaybay halos sa lahat na yata ng online. Thank you, Pastor Joel. Ang ganda ng lecture na i-share ko na sa mga friend ko. Ayan, thank you po. At si Ma'am Iris Ruby, Pastor, pwede po ba kayo add sa FB at Messenger account niyo po upang mas marami pa po akong matutunan na pwede ko maibahagi sa ating mga kapamilya, kapatiran at kaibigan. God bless you all po. Pastor Joel, asking permission, permission po si Ma'am Iris. Oh, walang problema yan. Ako ho'y nagbawas na nung aking mga ibang account. Kasi malapit na akong mag 5,000, limit na. Pero kaya pa ho, kaya pa. Okay, so inyo pong i-like o i-follow po ang mga Facebook pages o Facebook account ni Pastor Joel para lalo pa po ninyong masubaybayan kung maganda po niya mga ibinabahagi. Si Mama Ruby gagawin maskulino dyan sa, I think, Qatar ito. Nasa abroad po ito. Pero taga Gloria ito, taga Oriental Mindoro. Sabi niya, exercise din po at water therapy ang nakatulong sa akin last June na pagkakasakit ko. Salamat po kay Pastor Neff that time na ang naging topic sa 7-7 ay about health. Di ko na po ininom ang mga gamot bigay ng ospital. Ayan. Thank you. At yan, nabanggit po. Yan, may program din po si Pastor Neff yung kanyang 7-7 moments of prayer. Salamat, Ma'am Ruby, sa iyo pong pag-share na bagay na yan. Si Sir Norman Likong. Sir, kumusta na po? Salamat sa info ng drying ng malunggay. Ayan, mukhang magdadry na ng malunggay si Sir Norman Likong. Miriam Umali, thank you po. At ganun din si Ate Noemi Padalyan. Salamat, Pastor Joel. Napakagandang lecture. Sobrang blessed po. Dami kong nalaman. Po. Okay, baka po may mga tanong pa kayo, inquiry, pwede po kayo magtanong. Si Jane Sibok dito sa Lutukan, salamat po sa karagdagang kalaman, lalo po sa panahon ngayon. God bless. Oh, nanonood sa atin, shout out kay Doktora Cora Juarez Marquez. Yan po, sa district yata ni Pastor ito. Oo, health director po yan sa isang church. Ayan, talagang full support. Kumusta na po kayo, Dr. Cora? Hindi tayo nakita uli sa mga medical mission. At sana'y maayos niyo po ang aking salamin. Salamat po. At yan po ang nag-ayos ng aking transition. Si Elsie Mendoza, magandang gabi po. Aba, nanonood sa atin ang taga Gloria, OMI. Ang Oriental Mindoro Institute, Mindoro. Sino kayang may... siguro ko yung may dalang... hindi po natin alam kung sino ang... Pero yun po'y paaralan natin dyan, Layman High School. Dyan sa baka si ma'am, ano yan? Anong pangalan ni ma'am? Si, pagpatawad niyo ma'am, nalimutan ko na yung pangalan ninyo. Oo, hindi ko pero malimit po niya sa uminom. Oo. Baka ano ni ma'am, si ma'am Joy Bulahan o kung sino ma'am po ang nangasuhan. So sabi niya, good evening. Ano pong gamot sa namamagang sugat at may lagnat na? Ano po kayang sugat yan? Anong sugat kaya yan? Sugat na dahil sa infeksyon? O sugat dahil nataga, natagsak, nahiwa? General po ang pagkasabi. Ay, kung ano man sugat po yan, kung yan ho'y sariwa, nasugat pa, may dalawa ho kayong pamaraan na pwedeng gawain. Una, magdikdik ng malunggay, leaves. Yun hong malunggay leaves,
na dinikdik sa inyo pong itatapal. Pangalawa, magbabad po kayo ng luyang dilaw sa BCO o virgin coconut oil. Ibabad niyo po magdamag kinabukasan. Ah, maliit, ma'am, yung pong isang luyang dilaw na ganito kalaki ay dikdikin niyo po, ibabad niyo sa hangga't maaari lulubog siya, yung makakalubog lang siya. Yung tamang-tama nakalubog siya. Tapos kinabukasan, magiging dilaw na po yung BCO, yun po ang pwede niyong ipunas o ipahid. So dos, kahit po dos sa mga bata, yung pong namamantal ang leeg, yung mga baby, yun din po yun. Yung mga kagat ng lamok, mga sugat, pwede po siya na gamitin yung pong dinikdik na luyang dilaw. Kahit pa po dos sa mga may buni o mga skin problem, luyang dilaw po. Yan, salamat po. Ito po pala ay hiwa, sabi po ni... Actually pala itong si Omi Mindoro ay nag-comment po siya maging si Ma'am Ruby Masculino. Siya pala ay si Ma'am Ta Padilla po. Ah, oo. So, ay, Ma'am. Nice to see you again. Even ang, ano, wording. Siya po ay, sabi ni Ma'am Ruby, Pastor Juby, si Ma'am Matilda Macarin Padilla po, nag-share po ako sa kanya at sa ibang friends ko. Salamat, Ma'am Ruby. Na-share mo yung link natin at parang first time ko nga nakitang nanood po itong si Mama Talia o Matilda Padilla. Salamat po dyan sa taga-Omi. Shoutout po dyan sa inyo. Okay, so maganda po ang katanungan. Nasagot naman po iyon. So yung pala'y hiwa. Ano? At may lagnat. Si Ma'am Leonida Bueno. Parang familiar sa akin, si Ma'am Bueno ng Kapatalan. Maaring siya po ito. Good evening po sa inyo. Salamat po. Si Brother Mervin Alcantara, member ko po dito sa Candelaria. Good evening everyone. Salamat po sa magandang lecture ngayon. Marami natutunan, Pastor Joel Macaraig. So blessed po talaga. At ang aking kinakapatid at kaibigan din ni Pastor Joel, si Ma'am Karen Hernandez Madrigal, sabi ko po, tutuloy po, nilagang malunggay na may honey at kalamansi po ang iniinom ko po pag nararamdaman ko po na hihikain ako. Ganon din. May alam na ba itong si Karen? Ah, si Karen Hernandez, taga Kalapan. May alam na ba siya? Wala pa. Wala pa? Sabihin mo Ate Karen, sa iyong asawa ay uminom ng maraming blended malunggay. Ayun. siya ay naging speaker natin sa Hope and Love, yung devotional last week, 24. At yan, laging nanonood sa atin. Salamat kapatid, kinakapatid ko po yan. Yung Karen Hernandez, nasa Cavite po sila ngayon. Yan naman ay inaanak ko. Inaanak mo naman. Oh. Siya na may aking kinakapatid at ninong at ninang ko yung kanyang daddy at mommy. Okay, salamat Ma'am Karen at maganda. Bakit napakahusay po talaga ng malunggay? Ano? Pag may sugat ka, nabukulang ka, may gasgas, talagang kinukuyumos lang yung malunggay at nilalagay ay parang talagang galing na agad. Ano, Ate Melody? Opo, wonder plants talaga. Wonder plant talaga. Si Jopen Bangga, gandang gabi po, Pastor. Aba, parang ang mga taga-Bangga po, ay taga-Rial, dyan sa yan, kabundukan po ng Rial, na namin kanina. Okay, good evening po dyan kay Jopen, kay Sir Mario Bangga. Yan. Yan po sa ating maliit na iglesia dyan sa Rial. Si Ate Noemi Padalyan, ano po ang magaling sa laging sumasakit ang stomach? Tanong po ito, Pastor Joel. Oh, pwede ang kinatas ng ampalaya o kaya naman po ay salabat na luya. Yun, salabat na luya. Po, Ate Noemi, yan, dalawang yung pamimilian pero dito sa bahay malimit po yung salabat nga po na luya. Pag mas masakit ang tiyan. Thank you po. Si Ma'am Sara Piesta, yan, ito yung ating mga donor dyan sa Hong Kong. Shout out po dyan sa Taipo Filipino Day Church sa Hong Kong. Si Pastor Bernard Bautista, ngayon yung pong pastor dyan. Si Angel Advin Marso, Brother Glenn, kumusta ka?
Sana'y nasa mabuting kalusugan. At yan, nag-share na nga po ito si Ma'am Ruby. Si Ma'am Miriam, sabi niya, Pastor, ano po kaya magandang gawin sa may acid reflux? Pastor, tanong po ito ng ating... Opo. Mahaba-haba hong gamutan yung acid reflux. Una, wala hong gamot ang acid reflux pagka hindi ho natin napundo yung ating utak. So ano ho ba ang gumugulo sa inyong kaisipan? At bakit po kayo ay nag-a-acid? Kasi po isa po sa pinanggagalingan ng acid ay yung pong mismong mga stressor na nasa utak natin. So yun po ang una. Sa stress po kasi may dalawang dapat tayong tandaan. Ang problema ko ba ay problema ko o apektado lang ako ng problema ng iba? So kung problema ko ho yan, malaking ho talagang hamon yan. So ano ang mga solusyon? Ano ang pwedeng gawin ko sa problema na ito? Idulog ko sa Diyos, then mag-react ako ng tama. Pagka mga kahirapan, kahigpitan, kagipitan, ano ang nagawa kong kamalian para danasin ito? Kung hindi man kamalian, ano ang tinuturo ng Diyos sa akin? Bakit ako'y may ganito? Pagka naman po apektado lang tayo, problema yan ng ibang tao, huwag po nating aangkinin. Kanya po iyon. Kanya-kanya po kasi tayo. So, dahil tayo apektado, ano ba ang problema niya? Pera ba? Simpatya ba? Tulong ba? Bigas ba? So, ang atin hong approach, pagka problema ng iba, instrumento lang tayo. So, kung ang problema niya ay bigas, eh di magbahagi tayo sa kanya ng bigas. Tapos po tayo. Kaysa, isipin pa rin natin, eh paano niya kaya lulutuin yung bigas? Siya naman kaya ay mayroong LPG. Baka naman siya ay walang gatong. Paano niya kakainin ko yung mainit? Ay, hindi na po ganun. Hanggang doon lang po tayo sa instrumento tayo. At yun po ay makakaampat ng atin. Then, kung hindi pa po talaga nawawala iyan, yaang hanapin niyo po yung mga pangontra dyan. Ang isa pong pangontra dyan ay hot lemon tea. Hot lemon tea. Yeah, hot lemon tea. Sabi natin ay maasim po yun, lalo po kung mag-a-acid. Hindi po, alkalizing po ang effect ng lemon tea. So, magpainit kayo ng tubig, kalahating basing tubig, pigaan nyo ng kalamansi o ng lemon, hanggang limang kalamansi o kalahating lemon, pigain nyo, then inumin nyo po. Natural na yun po ay parang hihilab. Natural po na parang hihilab yun. Pero mas maganda, maisukan nyo yan. Hindi ko lang alam kung kaya nyo yung pwedeng papano isuka. Yung pong blended malunggay, i-blender nyo po yun. Kaunti lang po ang saging nun, hanggat maaari malalasan nyo malunggay. Pag yun po ininom nyo, sumuka kayo na naalis yung acid dun, mas mabuti. Pero huwag sana ito nagkakape. Kasi ho yung acid reflux ay malimit yung sakit yan ng mga nagkakape. Pagka ho tayo nagkakape, naluang ho yung tampong ng ating bituka at naligwak ho yung acid. Yun hanggang dito lamang, kaya ho parang nakabarang hindi tayo makahinga. At tagus ho yan sa likod pagka sumakit. So, sana ho hindi kayo nagkakape. Sana ho hindi rin kayo mahilig kumain ng mga acidic food katulad ho ng tinapay, yung tinapay bakery, kung ano man tinapay na puti ho yan. Then, karne, iwas din po sana tayo dyan. At yung pong mga gulay bagyo, ipagpatawad nyo kung kayo ay subscriber ng gulay bagyo. Gulay bagyo. Yung gulay bagyo, cabbage, broccoli, carrots, yan po yung mga acidic food. So, iwas po kayo doon. Gulay Tagalog muna ho tayo, sitaw, yan, mga ganyan. Yan sitaw, bataw, patani. Oo. Kundol patula. Yan, mga ganyan. So, pero pinakauna ho niyan, ito ho ang inyong gamutin. Kung doon nang gagaling yan yung acidity, mahabang problema na yata. Okay, salamat po, Pastor Joel. Talagang maganda po ang kasagutan yun tungkol sa acid reflux. Ito naman po, tanong ni Ma'am Aurora hapon. Ano naman daw po ang gamot sa ulcer?
Oo, yan, di po. Ulcer po ay maigigi pa ho ito kaysa dun sa acid reflux. Ito ho'y may sugat yung inyong lining. Ang isa hong aking ipinapayo ho dyan ay yun din pong blended malunggay kasi nga po siya ay pang... Pero, kung hindi ko alam kung gaano na ho katagal at baka ho yan ay matagal na, ay mahapdi ho yung blended malunggay sa ulcer na matagal na. So, ilagay niyo po ang malunggay. Tagain niyo lang po. Tapos iinumin. Oo, oh, iinumin. Iinumin. Yun ang pinakang inumin. Ayan, salamat po. So talaga yung malunggay ay wonder herb po ito. Si Ate Adele, sabi niya, Pastor, may tanong ako. Sabi ninyo, maganda ang kamatis sa katulad ko. Nasakit ng tuod. Pwede yung sa akin. May nagsabi, masama, may rayuma. Alin po ang tunay, Pastor? Salamat po. Oo po. Ang kamatis po kasi ay merong arthritic effect. Kasi po mayroon siyang uric acid. Pero wag po nating sisihin yung kamatis, yung munggo, sitaw. Para ho tayo may rayuma. Ang katotohanan ho niyan, dahil sa ating kakakain ng karne, may deposit na ho tayo ng uric acid. At pagka ho kumain tayo ng balatong, ng sitaw, o ng kamatis, ay meron ho talagang uric acid na sisiksik at yun ho'y masakit. Pero, hindi ho sa pagmamalaki, ako po'y walang nararamdaman sa tuhod dahil wala po akong deposit ng uric acid na galing sa karne. Kasi po yung galing sa karne, ay talaga po tumitiim yan. Pero pagka galing po sa gulay, iihi nyo lang. Yan po ang pagkakaiba ng uric acid ng dalawang yan, ng karne at ng gulay. So, hayaan nyo na pong... So, kung uric acid po ang problema, either man na paghaluin nyo yung luyang puti at luyang dilaw. Pareho po yung mahusay sa uric acid. Kasi ho yung luyang dilaw, anti-inflammatory, pamamaga. Yun naman po, luyang puti, ay ang inaatake niya po mismo ay yung uric acid. So, pwede nyo po paghaluin. Walang problema dun sa dalawang yun. Yun yung magpinsan malapit. Yung dalawa na yun. Salamat po. Salamat po, pareho. Then, take kayo ng kamatis. Okay, so okay na po yon. So, pwede pala naman nga yung kamatis, ano? Yung mga munggo na yon. Si Ma'am Leonida Bueno, opo, taga-Kapatalan po ako, Pastor. Ayan, oo. So, kilala po natin yan. Musta po kayo dyan sa mga taga-Kapatalan? Nandyan po si Brother Bernie Bandoho, ano? Ayan, at saka yung kanyang may bahay. Regards po sa inyo dyan. Si Ma'am Daisy Villaverde, paano po kung barado ang ugat sa puso? Nakita po sa ECG. Pastor Joel, paano daw po ito? Kalilecture ko lang po. Pwede pong ampalaya. Ang ampalaya po kasi ay meron po siyang katangian. Yung po katas ng ampalaya. Kung gusto niyo po ay dahon o yung mismong laman, ay pwede niyo pong katasin at timplahan niyo na lang po para mainom yung pong ampalaya. Pwede rin po ang salabat. Manaka-naka ay di lagi, hindi manaka-naka araw-araw kayo may salabat, then yung ampalaya ang pinaka-main na pang ano ninyo, pang gamot. Magpalit din po kayo ng mantika. Pagka po ang mantika nyo natutulog, ganyan din po ginagawa niya sa katawan, natutulog din. So, yung po mga seed oil, ang maganda po seed oil, kung may bara na po yan, yung pong flaxseed oil. Kayo, kaya nga lang, pupunta pa lang po kayo ng, ano, ng lunsod. Diyan kayo maghahanap, pero marami naman pong online na ma-orderan. Hindi ko lang po masigurado sa inyo kung alin po talaga ang tunay. Pero kung ako po itatanong ninyo, malapit din po sa aming lugar, ay may bilihan ako na ang pangalan po ay isang healthy at isang option. So pagsamahin niyo po yun. Doon po ako nabili ng mga ganyan. Hanapin niyo po yung flaxseed oil. Yung sesame oil. Oh yeah, sesame oil. Corn oil, soya oil, pwede ba yun? Oo, soya oil, yan. Yung mga hindi po natutulog kahit ilagay nyo sa rep,
Lalo na yung rapeseed oil. Ah, kahit po na yung nasa rep, di po yung matutulog. Yan po ang magagandang mantika. Yan, magandang tip po yan. Makabili na bukas. Mapalta na yung mga natutulog na mga mantika. Salamat po. At Ma'am Daisy, sana po yung nasagot ng katanungan. Sabi ni Ma'am Rosa Abot Odias. Aba, parang kilala ko mga Odias dyan sa Tagarayan yan sa ano? Kay Pastor Franklin yan. Ah, okay. So, kapilido ito kasi si Sir Jeremy at si Ma'am Aida Odias dyan sa Impanta. Oh, mga Odias. Sobra po kaming maraming natutunan. Salamat kay Pastor Joel. God bless. Salamat po sa Diyos. Ayan, purihin po ang Panginoon. Si Ma'am Perla Cabizares. Good evening po, Pastor. Paano po kapag mataas ang uric acid? Ayan, dahil po. Luyang dilaw po. Luyang dilaw, pagsamahin nyo na, luyang dilaw at luyang puti. Salapatin po. Opo. So nasagot po ito kanina, para yung katanungan. At si Ma'am Karen, sabi, salamat Ninong, Pastor, sa advice po. Ayan. So, maraming salamat Ma'am Karen sa inyong panonood. Sabi ni Ma'am Heidi De Leon, dyan sa anong tagta, Siniluan. Salamat po Pastor Joel, napaganda po ng topic at pagkaka-explain niyo po. Marami pong nadagdag na kaalaman po. Last year po ay nagkaroon po ng tubig sa baga ang aking asawa. At ang ginawa po namin ay wastong pagkain lang po. Binugbog ko po siya. Aba, bakit binugbog ni Ma'am Heidi itong kanyang asawa? Binugbog ko po siya. Ah, binugbog ko po siya sa prutas at gulay. Akala ko na may sinaktan eh. Binugbog ko po siya sa prutas at gulay. At siyempre po ay panalangin sa Panginoon. Kaya sa ngayon po ay okay naman po siya. Gwapong-gwapo ang asawa nito ni Ma'am Heidi. Kilala ko po. Patuloy po ang pag-iingat upang tuloy din po ang din po maging malusog. Salamat pong muli sa inyong lahat at God bless po. Ayan. Salamat Ma'am Heidi sa iyong pagbahaging yan. At talagang prutas nga no, at gulay. Bubugbugin natin yung ating mga asawa. Hindi po nang hindi po sa kamay o pananakit kundi po sa pagmamahal ng prutas at ng gulay. Ayan, si Ma'am Sara Fiesta, thank you Pastor Juby, God bless po. Meron din po akong ganyan pero uminom ako ng rice coffee at gumaling. Okay ba ito Pastor Joel? Oo, iniinom ko ho yung rice coffee. Pagka ho kayo umiinom ng mga herbal tea, samantalahin nyo na po. Kung masarap yung herbal tea nyo at yun ang paborito nyo, yung mga wellness product na herbal, pagka po kayo uminom niya, magdikdik na kayo ng bawang. Magdikdik na kayo ng 3 butil na bawang, 4 butil na bawang. Then, isama nyo dun sa inyong iinumin na mainit, pababarin nyo siya ng hanggang 20 minutes. Mm-hmm. Pagka nababad na siya ng 20 minutes, edi malamig na rin ho yung kaya nyong nang inumin, saka nyo inumin. So may bawang na rin po kayo. Oh, so magandang tip po yan, Pastor. Kasi umiinom din kami ng rice coffee, pero walang bawang. Yung pala'y pwedeng idagdag yung bawang na iyon. Yan, salamat pwede rin po. Pwede rin niya po yung idagdag ang turmeric. Wala pong problem. May combination. Yan. Salamat, Ma'am Sara Fiesta, rice coffee. Ayan, ang maganda rin nga po yan. Si Ma'am Miriam Umali, thank you so much po sa magandang kasagutan niyo po. At si Ma'am Sara Fiesta, thank you po, Pastor. At si Maricela Rivera, praise the Lord. Salamat po, Doktor. At sa Hope and Love. Aba, hindi, si Pastor Joel lang. Hindi ako yun. Kaya ako nakalagay doon ay DRPH, IP. Ang tanong sa akin, ano ba ibig sabihin ng IP? Ibig po sabihin ay hindi pa. Hindi pa. Pero sa English, sa formal ho yun ay in progress o bagay nagpapatuloy. Opo, yung akin pong tatay ay tinatawag na MD. Sabi, ano yung MD? Marunong si Igan sa Cebuano. Yung MD daw ay murag doktor. Ah. Ang sinabing murag, parang doktor. Parang doktor. Natawa si Ate Melody sa MD. Medyo daw, medyo doktor pa. Opo, so
Salamat po, Mama Rizela, sa iyong panonood ngayong gabi. Si Ma'am Daisy, may follow-up pa siya. Pag sumasakit po ba ang tuhod, may rayuma na po ba ang ganon? Hindi naman po. Una, ilang taon ho kayo? Ang rayuma ho ay meron ho nagsisimula na ng 40 pataas pagka hindi ho maingat sa pagkain. Tandaan niyo po ito. Ang unang 2 taon na kinain ninyo ay aanihin natin sa pang-apat na pung taon. Ang singilan ho ng kinain natin ay pang-apat na pung taon. So pagkamali ho kinain natin sa unang 20 taon, umasa tayo pang-40, mayroon na tayong mga simptomas. Oh. Pero pagka humaingat sa unang 20 taon, 40 na kayo, 50 na kayo, wala pa kayo nararamdaman. At hanggang maging 60, wala pa rin. Dire-diretso po yan. Kasi yan na po yung naging bahagi ng katawan natin. So kung sumasakit po ang tuhod, hindi po natin tiyak ang kadahilanan. Pero yan po ba ay sumasakit pagka malamig lang ang panahon? Pagka po gabi? Tapos, yan po ba ay manaka-naka? At baka may nakain kayo na mali. So, yan po ang makita natin. Pagka po nasakit, pwede nyo pong tapalan ng mainit na tuwalya. And then, kung nawawala, so mabuti. Pero kung bumabalik, eh baka nga po yan ay yung pong tinatawag nating rayuma. Rayuma. Yan, ganun po, kung masakit, eh di po yung magluyang dilaw kayo kasi nga po yan ay anti-paga. Yung paalis. Okay. Yan, so tama po, no? Yung kasabihang life begins at 40, talagang pag 40 na, nararamdaman na yung mga arthritis na yan. Kaya talaga palang malaki pong bagay, mga viewers, mga kapatid o kaibigan nyo, kung anong kinain natin 20 years ago. Mabuti siya ti Melody, kumain na ng tama yan, kaya hanggang ngayon, beautiful pa rin. Opo. Kaya, baby face, baby face yan. Hindi halatang malapit ng mag-senior, ano po? Opo. Hindi po, ano, natuwa po ako kay Pastor Joel. Talagang sinabi niya yung iwasan ng pagkain, kaya inilakas ko para madinig po ng aking mga at-senior ko. Kasi po, madami po ngayon nga ang hindi pa makaiwas, Pastor, sa opo, aray ko. Parang tinamaan din po ako niyan. May hindi pa naiiwasan. Pero nagsisika po at talagang ipinapanalangin mapanagumpayan na at talagang maging lubusan na pong maisagawa yan. Makakainin natin po yun ng immune system. Katulad po yung sabi ni Lani Pastor. Pag opo. More on meat, may hina nga po. Yun ang gustong-gusto ng COVID. Opo. Ayan, salamat po Ma'am Daisy at sa kasagutan ni Pastor. Si Ma'am Adelaida, ayan, nagpapasalamat. Si Ma'am Lucy Pitalsana Cortan, dyan sa Rojas, Oriental Mindoro. Ay asawa po ni Brother Ramon. Pastor, good evening po. Paano po ba pabababain ang blood sugar? Ang palaya. Ang palaya pa rin talaga, no? Ang palaya po. Ang palaya po ay, kaya nga po merong... Di ho ba mayroong produkto na ang pangalan ay Charantina? Charantina. Dahil po yung pong chemical na yon na nasa ampalaya, yun po ay nagpapababa po talaga ng blood sugar. So, ampalaya, fresh po yan. Pwede nyo pong i-blender para maging juice. So, templahan nyo na lang po para po maging masarap. Pero, yan pong ampalaya. Then, iwas po tayo sa high carbo, pansit, noodles, maraming kanin, tinapay, ano pa ba, spaghetti, processed food, iwasan po natin yan. Then, lahat po ng matatamis. At, kumain po tayo ng maraming prutas na mataas-taas ang fiber para po mabawas-bawasan yung fat natin. At makabawas po ng sugar. Exercise po. Sikapin po mag-exercise. Ayan, salamat po. Parang pinapakinggan ko, parang wala nang makakain tayo ha, pero talagang totoo po yun. Yung mga mapangakit, ano, at yung Melody, yung mga spaghetti na yan. Sa mga handaan, pagdadala. Pati po yung, iwasan po yung too much oil. Ayan, kasama po yan. Kasi meron po akong pasyente, may alaga po ako dito, na mataas po ang blood sugar niya. Siya talagang, nga, siya nga. At
dumating po, dumaan sa talagang critical, pero sa tulong po ng Panginoon at healthy lifestyle ay talagang bumababa po. Lagi ko po kinukuhanan siya ng blood sugar every few weeks. Opo. Yung blended malunggay, may research na ho dyan ang Dilasal. Opo. Yung blended malunggay, nakapagpababa po yun ng blood sugar in a matter of 2 hours. Ayun. Oh. Oh, well, sinabi din po ni Dr. Baldubino, kaya ganun po ginagawa ko, bineblend ko po, tapos pinapainom ko po sa kanya. Tama po, mabilis nga po. Ayan, kaya talaga pong wala pong dahilan, walang dahilan na manatiling mataas ang blood sugar. Talaga pong may pag-asa na bababa po, susundin lamang natin po yung mga payo po ngayon. Okay, nanonood po ang aking magandang pinsan ito, si Jen Sarte. Good evening, pinsan. Matagal-tagal na kami hindi nagpapangitan itong aking mga pinsan. Ingat ka, pinsan. God bless sa iyong mga panukala sa buhay. Si Brother Eliseo Malaka, good evening everyone. At si Ma'am Pearl, maraming salamat po, Pastor, sa kasagutan ng aming katanungan. Purihin po ang Panginoon. At si Ma'am Daisy Villaverde, salamat po sa magandang kasagutan. Hindi naman po ako, husband me at friend me, yun mga katanungan me. Sa kanya daw asawa at sa kanyang opo. So si Ma'am Daisy, palagay ko'y hindi pa masakit ang tuhod niyan. Talagang yan ay malusog ba? Okay. At si Sir Norman Licong, yung fresh okra daw po, nakakabalik din ng blood sugar. Tama ba, Pastor, masasabi mo sa okra? Meron po talaga mga meron po talaga research yung okra. Pero nga po ay siya po yung seasonal. At hindi po tayo makapaghintay ng Agosto bago uli makatikim ng okra. So, yung pong pinaka malimit ay yung pong talagang malunggay at saka hindi rin po laging merong impalaya. So, doon po tayo sa laging accessible. Siya nga, dahil nga po walang season yung malunggay. Malunggay. Start of the season siya. Oo, samantalang yung okra at saka ampalaya. Pastor, yung ampalaya ba, I would like to make it clear lang. Ito ba'y kailangan organic o basta nabibili sa palengking ampalaya? Ang pinakamaganda ampalaya ay yung maliliit, yung marigoso. Hindi yung talagang nasa palengke na napakakikinis at saka malaki. Ang maganda yung maliliit. Yung kung ampalayan ligaw, tawag nila. Ampalayan ligaw, yung sakdal pait. Oh. At least po, na-clear natin yon kasi baka bukas-bukas bumili yung ating mga viewers. Ay, mahal pa naman ang ampalaya. Pero wala hong masama kahit na yung ampalayang yon, basta ampalaya siya. Okay. So, okay lang. Pero pinaka-the best talaga yung ampalayang maliliit, yung makulubot. Ibababad lang po muna yung ampalaya pag tayo bumili po yung magaganda. Babad lang po sa tubig. Kasi may mga spray. Mga pesticides. Po. Tama. Okay. Yan yung ampalaya, kaya ho naganda ng magandang-maganda ay alaga ho sa spray para hindi ho matusok ng insekto. Yan. Tama. Sige po. Salamat po. Si aking pinsan, good evening din po, Pastor Juby, my dear cousin po. The topic is really good. Yan, thank you. At nakabababa, sabi ni Sir Norman Licong. Aba, ang ating ever energetic na kapatid, si Ate Flor Ilaw Dagos. Yan, talagang hindi po halatang ano yan. Young looking po yan. Kasarap pala ng vegetarian. Sana ako'y matuto na. Ayan, paras tayo at Tiplor. Tayo'y magpasakop na sa Panginoon. Dapat lang. Si Ate Melody ay matagal na pong nagpasakop. At sa iyong birthday, Ate Flor, huwag ka nang maghanda ng mga kwan. Mapangakit. Thank you, Ate Flor. God bless at good health po. May question lamang po itong aking pinsan. I have a question po about po sa time.
po ng pagkain kasi narinig ko din po sa isang doktor na anuman ang kainin natin ay poison na din sa katawan natin if beyond 8 p.m. ay kakain pa po tayo. Aba, Pastor Joel, maganda itong tanong na ito. Ang batas sa pagkain ay panayon. Yung hindi ho pa iba-iba. At hindi dapat ho kayong dinidiktahan ng gutom para lang kumain. So, sikapin nyo, before 7 a.m. nakakain na. Then, ang pinakahuling kain sa hapon, kung kaya nyo ng 6 o'clock, yun na ho ang huli. Ako po'y nakain na alas 5, nakain po ako ng 4:30. 6 o'clock, pinakahuling kain na ho yun. Wala na hong hihigit na. So, 6 o'clock, dapat nakakain na. Kung hindi naman kaya, at least 6:30 o kaya pinakahuli na ho yung 7. Yun na ho yung pinakamaganda ho, mas maaga pa. Mas maaga yung in 12 hours. Mapapasok nyo sa 12 hours. Kung ang kain nyo yung alas 7, bago mag alas 7, nakakain na kayo. Pasok po dun sa 12 hours. Para po kayo nag-intermittent fasting nun. Siya nga. At pagka po gabi, sabi ho ng Batanggay nyo, utoy, pagkagab eh, kaunti lang ang kain, wala ka namang gagawin eh, hihila ka lang naman ng kumot eh. Gano'n lang mo yun. Kasi pagka kayo ay busog, ay talagang mananaginip kayo ng masasama at mahirap pa kayo nakatulog. At naalala ko yung lecture ni Pastor Salamante, sa Hawaii daw po, Pilipino lang ang binabangungot. Yun ho kasi bangungot, yun po'y pagputok ng lapay. At yun ho, ang isa sa problema niyan ay kain ang kain. Ay talaga pag pumutok ho ang lapay, ay patay. Wala pong bawi dyan. Opo, ay paano yun nga po? Paano nga, Pastor at Ate Melody, at tayo mga Pilipino, ang pinakamasarap na oras ng pagkain ay sa gabi, sa hapon. Totoo yan, Pastor. Dahil sa hapon, mas marami ang ating panahong maghanda. Mas mahaba ang panahong magluto. At saka tila baga, subconsciously, binibigyan natin ng regalo yung katawan natin, maghapon trumabaho, ay masarap naman ang kain. Ayun ho, ay hindi maganda ugali. Sa umaga ho, ang pinakamadami dapat ang kain. Pinakamahusay na kain ay umaga. At sa hapon, ay kaunti lamang. Po, sana po'y ating magampanan niya. Kasi sa umaga, nagmamadali ang lahat sa pagpasok, sa trabaho, kaya inom na lang ng kape o pandesal, eh wala na pong sustansya. Okay, salamat po. Tayo magtatapos na ba? 9 o'clock na pala. Sabi ni Ma'am Pearl de la Torre Paras, nakain po ako ng hilaw na okra at ang palaya salad. Minsan nga laang. Akala ko'y araw-araw. Okay po yun, mano, Pastor? Sinasalad, hindi na niluluto. Sa kung may mga Ilocano dito na taga-subaybay tayo, mga kakabsat, ay diyan ko natutunan yung salad na ampalaya. At ang pinakamasarap ko hong nakakain salad ay yung po may tidbits. Yung pineapple tidbits. May pineapple tidbits. Nilalagyan ng kunting tamis. Ano nga lang yan, talagang pino ang pagkakagayat para ho dami may kamatis, may labanos. So para ho kayo naglalanggas ng katawan. Naimasti si tatayo. Yan, nag-imas na ron. Ayan, salamat po. Norman Likong, I remember po sa Vacation Bible School health lecture, eating between meals is bad. Talagang natandaan pa ni Sir Norman yon sa BBS. Totoo po yan. Talaga pong nakakapangakit kasi tutulog na lamang. Meron pang ano eh. May merienda pa. Talagang, At si Jen Sarte, okay po. Thank you so much. Very clear explanation po. Salamat. Okay, palagay ko po. Yun ang ating mga reflection. Salamat. Napakasigla ng ating mga viewers. Oo, Pastor Joel, ganun nga. Masarap na salad. Okay, tayo overtime na po. Hindi ko na kayo mabati lahat-lahat. Pero salamat po. 60 plus tayo hanggang ngayon. 53. Na nanonood, hindi ko na po kayo maisa-isa, pero talagang maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At meron tayong closing prayer, hilingan natin si Pastor Joel sa closing prayer. Meron pong isang kahilingan dito.
atin pong isama sa panalangin si Sister Emma Orozco dyan sa Infanta. Kasama po sa panalangin ng aking dalawang anak at ako po, Pastor. Hindi pa rin po kami nagaling. Ano kaya ang sakit ng mag-iina? Marahil siguro ito po, Pastor, ay lagnat itong uso. Kasi sa Hope and Love, ay request din nila ito. Oo, kung kayo ay makaka-chat ho sa akin, hanapin nyo yung Bantayog Cruz. Yung Cruz ay K-R-U-S. Bantayog Cruz ay baka po ako yung makakatulong sa inyo kung ano ang gagawain. Ayan, okay. Si Tess Almen Perez, thank you po. At si Ma'am De La Torre Paras. Sige po, good night. 10 p.m. na po dito sa aming oras. Oras na ng pagtulog kasi advance po sila ng 1 hour dyan sa Japan. Okay, bago mag-uyasumi na say, si Ma'am Pearl ay nagpapasalamat muna si Ma'am Nori Porto. Thank you po sa message. Thank you, Ma'am Nori, at sa iyong pag-share ng link at sa lahat po ng nanonood. Pamanin po, hindi na namin kayo maisa-isa, pero thank you very much. Pastor, pakipanalangin po ang may mga karamdaman, lalo Sister Emma, lalo na dyan po sa lugar na San Pablo. May mga nawalan po ng buhay, yung mag-ina, si Arian at saka yung baby niya, nanganak po, pero talagang pareho po silang hindi nakasurvive. Ano? Atin pong ipanalangin ang kanyang pamilya, lalo na yung mister ay makayanan ang pagkawala ng kanyang asawa at yung baby nila. Okay? Atin pong hilingan si Pastor Joel para okay po sa ating closing prayer. Bago tayo manalangin, mga kapatid, si Hippocrates na tinatanggap bilang ama ng medisina ay nagsabi na ang ating pagkain ay siya nating kagamutan at ang ating kagamutan ay siya nating pagkain. Hindi ho yan malayo sa kung ano ang iminulat sa atin na balita sa huling panahon. At atin hong nasain na tayo ay makasabay sa kung ano ang hinihingi ng panahon at tumugon tayo at makita ng sanlibutan ang kapanatagan at kalusugan at kagalingan sa Panginoon ng Diyos sa pagsunod natin sa kanyang mga tagubilin. Tayo po'y manalangin. Yan, Pastor, pasama na po sa, okay, so yes po, pasama na po sa prayer yung mga nariyan. May mga karagdagan pong prayer request. Si Alfredo Maria Meriado, dito po ni Brother Norman Licong. Okay, sige po. Thank you, Pastor Joel. Pangunan po tayo sa prayer. Tayo po'y manalangin. Minamahal namin Diyos, kami ay umiibig na iyong kagalingan sa mga taong merong kasakitan. Ang pamilya ng Orozco, ang isa pang nabanggit na si Brother Meriado, aming hinihiling na ikaw o Ama ang magdala sa kanila ng kabutihan, ng magagawa, at ang iyong pananagana ay maging dahilan ng kanilang kalwanan. Gayun din ang mag-ina sa bahagi ng San Pablo, nawa ang kanilang sambayanan o Diyos ay makayanan ang pangyayari sa kanilang buhay na ikaw ang magsugo sa kanila o Diyos ng katatagan. Kami Ama ay umiibig na bawat sa amin na lahat kami ay magkaroon ng panibagong simula at pananaw sa kung ano ang nais mong maging kami sa panahon ng mga kalituhan, sa panahon ng mga kasakitan, at sa panahon ngayon, O Diyos, na merong malawak na paglaganap ng sakit. Ikaw ang siyang maging dahilan, O Diyos, ng kalaman, katotohanan sa bawat isa sa amin, at magdalang habag kanawa, O Ama, na kami ay turuan, tulungan, at aming maabot ang iyong pamantayan sa pangalaga sa katawan templo na ipinagkatiwala. Ang lahat ng ito ay aming pinagpapasalamat sa iyo at aming patuloy na itinataas ang kapurihan at nakaluwalhatian sa iyo, O Diyos, sa pamamagitan ng programang ito sa pangalan namin na kapagligtas na sa Yesu Cristo. Amen. Amen. Okay, salamat po. Ate Melody, parting words po tayo. Ano ka pong gustong batid, pasalamatan? Salamat po kay Pastor Joel, lalo po nadagdagan ang kaalaman. At salamat po sa pagkakataon. Opo. Ang lagi pong sinasabi, prevention is better than cure. Kaya mas maganda po, lahat po ng ating ipapasok sa ating katawan ay healthy. Good night po. Salamat po. Salamat, Ate Melody. Good night po sa iyo. At Pastor Joel,
yung pong parting words o may gusto kang pasalamatan o batiin sa ating mga viewers. Opo mga kapatid, ang pangyayari ay hindi nangyayari nang walang mensahe. Hanapin po natin ang mensahe sa pagkakataong ito. Mag-react po tayo ng tama, ng wasto. At hanapin natin ano ba ang sabi ng Diyos kapag kaganito. At yun ang pinakamaigi natin magagawa. Sa gayon magkakaroon tayo ng direksyon, magkakaroon tayo ng motivasyon, at magkakaroon tayo ng tinatawag na sigla na kung paano ang ating mga reaksyon. Okay, maraming salamat Pastor Joel. Tunay na ang gabing ito ay punong-punong kaalaman. Na-bless po tayong lahat. At ako po'y umaasa na ikaw ay muli naming maanyayahan dito sa Usapang Kalusugan sa kabila ng iyong napakabalang schedule. Ano po? At alam ko na tuwang-tuwa po ang ating mga viewers ngayon at sila'y nagpapasalamat din, Pastor, sa iyong paglilingkod. God bless po, Pastor, sa iyong buong sambayan, kay Ate Vida at sa iyong dalawang kids at sa iyong distrito dyan sa Santa Rosa Industrial. Mga kapatid, ang tunay na ang kalusugan ay kayamanan at gaya na sinabi natin, Melody, prevention is better than cure. Good night po sa ating lahat. Pagpalain po tayo, ingatan ng pagkita-kita ulit tayo sa next Monday, mga kapatid, dito po lamang sa Usapang Kalusugan. Good night po, mga good night kapatid. Po. Good night, Ate Melody. Good night, Pastor Joel. Jesus help, because I have decided I